So matapos nga ang mga laban sa NBA at sa mga playoffs, syempre, nai-interview nga ang mga NBA players kung anong thoughts at reaction nila about sa nangyari sa laban na ito. Minsan masaya sila dahil panalo, minsan naman malungkot dahil natalo, kagaya nga nito ni Joel Embiid sa kanilang ang pagkatalo against dito sa Atlanta Hawks at napauwi nga sila nito nila Trae Young. At sa kalagitnaan nga ng interview ang mga tanong, itong si Joel Embiid ay nabigyan ng tanong na kung kailan niya nga daw na-recognize na ang team niya na Philadelphia 76ers ay matatalo na nga against dito sa Atlanta Hawks. At ang naging sagot nga nito ni Joel Embiid ay ito, panorin nyo. Man, I'll be honest, I thought the turning point was, you know, when I don't know how to say it, but I thought the turning point was just, you know, we had an open shot and, you know, we missed, we made one free throw and we missed the other and then it came down and scored. So sinabi nga neto ni Joel Embiid na yung turning point or yung nalaman niya na patalo na nga sila dito against sa Atlanta Hawks ay nung meron nga daw silang open shot na obviously si Ben Simmons yun, yung open dunk, yung wide open dunk na hindi niya tinira, tapos nagresulta nga yun ang free throw ng kakampi niya na isa lang na shoot. Yun nga daw yung turning point or kung kailan niyang nalaman na matatalo nga sila dito against sa Atlanta Hawks. So yun yung answer neto ni Joel Embiid sa tanong na yun na nung si Ben Simmons daw ay hindi dinunk yung wide open dunk, ay alam niya na doon na nga daw ang kumpisa na ma-recognize niyang matatalo sila dito against Atlanta Hawks. As matapos yung sequence na yon, si Trae Young naman nakashoot ng long 3-pointer tapos na-stealan siya ni Danilo Gallinari. So ayun, natalo na nga sila doon at nagdire-diretso na. Diretso na rin sila sa kanilang bahay dahil talo nga sila at tapos na rin ang kanilang season. At para naman sa ating next topic, tungkol pa rin ito kay Ben Simmons. Dahil noong 2018 pala, nag-i-stream nga nun itong si Ben Simmons. At natanong niya nga sa isang tao ata nila sa Philadelphia kung sino nga daw ang kanilang kakalaruin or kakalabanin. At sinabi nga sa kanya na Atlanta Hawks nga daw ang kanilang kakaharapin nun. Ito, panoorin nyo nga ang naging response na ito ni Ben Simmons. You got time. Who do you play tomorrow? Hawks. There you go. You got plenty of time. You got time. Who do you play tomorrow? Hawks. There you go. You got plenty of time. So naging sagot nga ni Ben Simmons ay marami pa daw silang oras dahil naglalaro nga siya, nagge-gaming siya, tapos ini-stream niya pa yon at siguro pinapatigil na nga siya para makapaghanda siya sa laban nila bukas. Pero nung sinabing Atlanta ang kanilang makakalaban, para bang binahaliwala niya at sinabi niya na mahaba ang oras dahil hindi naman din ganung kalakasan yung Atlanta Hawks noong panahon na yon. Pero ngayon, fast forward to 2021, yung Atlanta Hawks naman ang naglaglag sa kanila dito sa playoffs, diba? Nakakarma nga itong si Ben Simmons sa pangmamaliit niya dito sa Atlanta Hawks 3 years ago. At para naman sa ating next video or topic, ito naman si John Collins. Natatandaan nyo, pinosterize niya nga itong si Joel Embiid nung laban nila sa bahay nga nila dun sa Atlanta Hawks nung Game 6 nga nun. Tapos ito, matapos nga ang pagkapanalo nila sa Game 7, ito ang suot ni John Collins. T-shirt nga na may picture niya ng pagdakdak niya kay Joel Embiid. So grabe nga yung pang-aasar neto ni John Collins. Mukha kang hindi pa siya nakakontento at pinagawa niya pa talaga sa t-shirt. At para naman sa ating huling topic or huling part ng ating video, itong isang sikat na rapper sa Atlanta. Sa tingin ko naman kilala niyo to. Parte nga siya sa isa sa mga pinakasikat na rap group sa ibang bansa sa Amerika at sa worldwide na Migos. Siya nga ay walang iba kundi si Quavo. Nakiparty nga siya sa locker room na itong team ng Atlanta Hawks. Ito, panoorin nyo. So yun nga lang guys para sa ating video ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ko na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!